Gustahin natin ang lagay ng ating mga kababayan mula po sa 6.8 magnitude na lindol na tumama sa Morocco. Makakausap natin si ASEC Paul Cortez ng DFA, Department of Foreign Affairs. ASEC, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at makikinig po. ASEC, this is Aljo Bendijo. Ilang Pilipino po ba ang nakabase ngayon sa Morocco? Meron bang naapekto ang mga Pilipino po sa balakas na lindol na naganap po doon sa Morocco? Opo. According to our Philippine Embassy in Rabat, opo, yung capital po ng Morocco, there are about 4,600 or 4,600 na mga kababayan po natin na nakatira doon, opo, sa Morocco. Ngunit doon sa lugar kung saan humaylindol sa Marrakech, mga 50 thereabouts po lamang. Uh-huh. And good for us, luckily, medyo wala naman pong mga kababayan natin na naiulat, na nasaan ng tao, kaya nasaktan, o kaya naging casualty ng lindol na po ito. Of course, we're lucky na wala sa Filipino community, but libo-libo na mga kapwa nating Moroccans, mga brothers and sisters natin na Moroccans ang nasalanta at namatay. So our hearts go to sa mga biktima po ng lindol na ito. Mm-hmm. Ano po mga trabaho na ating mga kababayan na nandun po sa Marrakesh? Yung pong kabisera ho ng Morocco, tama ho ba? Opo, opo. Hindi po, ang kabisera po ng Morocco ay Rabat. So opo, karamihan po ng mga kababayan nandun doon nakatira at doon na nagtatrabaho. Marami sa kanila ay mga kasambahay, marami sa kanila ay may blue-collared workers din. Opo. At doon sa Marrakech naman, si 50 or mahigit kumulang 50 lamang ang mga nakatira doon. Wala naman po naiulat sa kanila na nawalan na po ng trabaho. Wala rin po naiulat ng mga kababayan natin na gusto umuwi at magpa-repatriate. Kung naalala po ninyo, ng Pobrero, nagkaroon ng lindol sa Turkey, kung saan na lugar, ang dami-dami mga kababayan natin na nakatira doon. Kung kaya sa karamihan sa kanila ay lumikas at umuwi ng Pilipinas, at of course ang Philippine government po ang gumastos para sa kanila. Ngunit sa case po ng mga kababayan natin sa Morocco, stay put po yung mga kababayan natin, and they're still there working and going on. Life goes on para sa karamihan po sa kanila. Okay. Yung Marrakesh po ang pinaka malaking siyudad yata sa Morocco, no? I'm sorry po. Tama ho ba, ASEC, no? Meron ba tayong embahada doon, or doon tayo nakikipag-ugnayan ngayon sa Ireland, higil sa mga Pinoy na naapektuhan po ng malakas na lindol? At hindi po. Ang Marrakesh po, nasa loob po ng Morocco, bayan ng Morocco. Opo. Ang kabisera po ng bayan ng Morocco ay ang Rabat, kung saan po nandun po yung ating embahada sa pamumuno po ni Leslie Baha. Doon po sila po yung nagmo-monitor ng ating mga kababayan natin in Marrakech. Opo, okay. Ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan sakaling mga kailangan po ng tulong o assistance sa mga ito? Saan po sila maaaring tumawag, ASEC? Opo. Pwede naman po tayo makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Morocco, at ang kanilang WhatsApp po ay ito po. +212, bale yan po ang area code ng bayang Morocco. Mm-hmm. 660-76-4577. Uulitin ko po, WhatsApp or email po, WhatsApp or SMS po, +212-660-76-4577. Yan po ang ating WhatsApp ng ating embahada. Opo, okay. May posible bang repatriation sa ating mga kababayan, ASEC, na nais pong umuwi ng Pilipinas matapos ang malakas na lindol doon sa Morocco? So far, wala po sa mga kababayan natin ang humihingi ng repatriation. And kung meron man, nakahanda po ang ating gobyerno para tulungan silang makauwi. Okay. Alright. Mensahe o paalala na lang po sa ating mga kababayan po sa Morocco, maging sa kanilang pamilya dito po sa Pilipinas? Para sa mga pamilya po na ating mga kababayan natin in Morocco, according to the Philippine Embassy, wala naman pong mga kababayan natin ang naiulat na namatay o nasaktan dahil sa lindol na nagtamo sa Marrakech, Morocco.
At kung meron po tayo mga kababayan na gustong mag-reach out sa ating embahada, paki-WhatsApp lang po sila, +212-660-76-4577 po. Let's continue praying for our community there. And of course, let's continue praying for yung mga nasalanta at mga namatay na mga brothers and sisters natin na Moroccans dun po sa lindol na yan. Maraming salamat po, Assistant Secretary Paul Cortez. Pumanin po ha, yung embahada po ay meron po tayo doon sa mismo sa Morocco. At hindi po, wala po tayo doon sa embahada ng Pilipinas na nandun sa Ireland. Opo, nandun po sa Morocco.